So, totoo nga, dito na kayo titira. Masyado na kayong sinuswerte, ah. Dati sa inn lang kayo nakikitira. Tapos ngayon, pati dito nakikisiksik kayo. Carlotta, ayoko ng gulo. Eh, kaya naman tayo nagkakagulo dahil sa inyo. Dahil masyado kayong mga ambisyosa. Noong una ko palang kayo nakita, alam ko ng mga gold digger kayo. Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo dapat pinagkatiwalaan ni Papa. Wala namin kami nagawa sa inyo, eh. Nagpapatawa ka ba? Eh, ano itong ginagawa ninyo? Maraming salamat, Susan, na pumayag ka na rin tumira dito. Ibig sabihin ba nito, napapayag ka na rin sa gusto kong mangyari? Ang totoo po niyan, eh, may pag-aagam-agam pa rin po sa puso ko. Hindi ko po alam kung kakayanin kong responsibilidad na binibigay niyo sa akin. At alam ko rin na hindi ako agad matatanggap ng mga anak ninyo. Alam kong makikita ni Carlotta na mabuti ka. Tulad ng pagkakakita ko sa'yo. Susubukan ko po, Mayor. Maraming salamat, Susan. Maliit naman po ito kung ikukumpara niyo sa nagawa niyo para sa amin. Utang po niya ni Mara ang buhay namin sa inyo. Tandaan mo, kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magiging parte ng pamilya namin. At lalong hindi ko matatanggap yung nanay mong masyadong malandi. Ang sabi mo? Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman, di ba? Isang buwan pa lang siya dito, nagpabuntis na agad siya kay Papa. Ay, hindi ba malandi ang tawag doon? Huwag na huwag mong insultihin yung nanay ko. Ayoko ng gulo kahit busang babastusin. Huwag na huwag mong hahawakan kung ayaw mong masaktan. Sampid ka lang dito, parehas kayo ni Derek. Kaya huwag kang umasta na kala mo kung sino ka. Matuto kang lumugar, Mara. Carlotta! Mag-usap tayo. Ayokong inaasal mo kay Mara. Pwede bang tratuhin mo sila ng maayos? Sobra naman po yata yung hinihingi niyo, Papa. Wala na nga akong nagawa nung pinatira niyo sila dito. Ipipilit niyo pa na tanggapin ko sila. Anak, yun na lang ang hinihingi ko sa'yo. Magkakaroon ka na ng kapatid. Gusto ko, bago siya ipanganak, maayos na kayong dalawa ni Susan. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ng Susan na yan. At yung bastardo niyong anak. Carlotta, kailanman, ayokong maririnig nagsasalita ka ng ganyan. Huwag mo akong hihintayin magalit. Mas mapapadali ang buhay nating lahat kung tatanggapin mo na parte na sila ng buhay natin. At wala ka nang magagawa para baguhin ito. Carlotta, sumubay ka na kumain sa amin. Hindi pa ako nagugutom, Papa. Mauna na kayo. Hindi. Unang gabi ni Susan at ni Mara dito. Dapat sabay-sabay tayong kakain. Masaya ako dahil lumaki na ang pamilya natin sa pagdating ni Mara at ni Susan dito. Matagal na rin kayong walang ina. Kaya Susan, nagpapasalamat ako sa'yo na tinanggap mo ako at ang pamilya ko. Huli ka na, kumain na tayo.